Khalil TV. Binuksan ni Gabriel ang pinto ng kotse at dali-dali akong umakyat sa loob ng kotse, inunat ang mga paa ko ng comfortable, at sumandal sa malambot na cushion seat. Nang masettle na ako sa loob, lumipat siya sa likod ng kotse para maikarga niya ang katamtamang laki ng suitcase sa loob. Nang matapos siya ay hinintay ko siyang makapasok. Tahimik pa rin akong nanunood sa kanya nang maramdaman kong may nakatingin sa direksyon namin. Inilibot ng aking mga mata ang buong paligid ngunit walang tao. Gayunpaman, nang hindi sinasadyang dumaan ang aking mga mata sa terrace na matatagpuan sa ikalawang palapag ng eleganteng Ravenwood Mansion, doon ko nakita si Lady Ravenwood. Hindi niya alam na pinagmamasdan ko siya sa loob ng sasakyan, at pinagmamasdan ang mga galaw niya. Niminsan ay hindi umalis ang mga mata niya kay Gabriel kahit na sumakay na siya sa loob ng sasakyan, at tumabi sa akin sa driver's seat. Kung makikita ko lang ng malapitan ang ekspresyon niya, it will give me the clue I needed to find out how she feels about Gabriel. Masasabi kong naging malapit na siya kay Gabriel. Marahil isang old strange friend. Though nung una akala ko ex-girlfriend siya ni Gabriel but it's very unlikely. Dumating din sa akin na posibleng siya ang kanyang ina, ngunit inalis ko ang ideya dahil siya ay napakabata para sa kanyang edad para maging ina ni Gabriel. Kaya ipinapalagay ko na si Lady Ravenwood ay isang kamag-anak o isang matagal na kakilala. Ang ugnayan ng pamilya ay tiyak na naputol ng isang malaking hindi pagkakaunawaan. Iniisip ko kung anong uri ng senaryo ang gagawin niyon. Parang galit na galit si Gabriel sa kanya. Kitang-kita ko ang sakit at pagkamuhi sa mga mata niya sa tuwing tumitingin siya sa kanya. It makes me wonder kung ano ba talaga ang ginawa niya para matanggap ang galit ni Gabriel. I said, "Put your seatbelt on, Monica." My trail of thoughts collapsed. Nang tumingin ako sa kanya ay seryoso siyang nakatingin sa akin. "What?" Sagot ko na parang tulala. Wala akong narinig na sinabi niya. Masyado akong naabsorb sa mga umuusbong na pag-iisip ko kaya hindi ko siya narinig na nagsalita. Siya ay napabuntong hininga. "Eto, hayaan mo na ako mismo ang maglagay." Hinila niya ang seatbelt at inilagay sa buong katawan ko. "Done." Siya ay nakangiting tagumpay. Bumulong ako, "Salamat." Nang dumapo ang tingin ko sa terrace ay wala na si Lady Ravenwood. Binuksan ni Gabriel ang makina. Sinamaan niya ako ng tingin bago itinuon ang atensyon sa manibela. "May bumabagabag sa iyo, Monica." "Naramdaman ko ito. Gusto mo bang ibahagi ito sa akin?" Umiling ako at binigyan siya ng nakakapanatag ng ngiti. "Wala namang masama, Gabriel. Inaantok lang ako, katwiran ko pero deep inside umaasa akong bibilhin niya yon." Ayokong sirain ang mood niya sa pagbanggit kay Lady Ravenwood. "Maaari mong ipahinga ang iyong ulo sa aking balikat." Nag-alok siya. Umiling ako at binigyan siya ng isang ngiti. "Salamat, Gabriel, pero gusto kong tingnan ang view na madadaanan natin." Ang ganda ng tanawin, at hindi ko ito mapapalampas nang hindi tumitingin sa kanila. "Kung kailangan mo ng pahinga, sabihin mo lang sa akin." Aabuti ng isang oras bago makarating sa estate ni Madam Stella. Tumango ako. Walang sinabi si Gabriel, nakatutok ang kanyang mga mata sa harapan. Ibinaling ko ang tingin ko sa labas ng bintana at kontentong bumuntong hininga. Ang pagkakaroon ng Gabriel sa tabi ko ay tila ang pinakanatural na bagay sa mundo. Nadama kong ligtas, secure, at kontento ako. Pakiramdam ko wala akong mahihiling. Lahat ng kailangan ko ay nasa harapan ko. Bumukas ang engrandeng gate. Nang makalabas na kami ng gate, bumungad sa akin ang berdeng tanawin sa labas ng bintana ng sasakyan. Napakaganda ng tanawin para ilarawan sa mga salita. Napuno ako ng pagkamangha habang pinagmamasdan ko ito. Ang walang hanggan ng mga lupain na tinitingnan ko ay kay Lady Ravenwood. Nabalitaan ko na namanan niya ang lahat ng mamatay ang kanyang duk na ama. Muli ay dumapo ang tingin ko sa direksyon ni Gabriel. Masyado siyang nababalot sa mga iniisip niya. I wonder kung ano ang iniisip niya deep inside. Nakaka-curious ako dahil kakaiba ang itsura niya na nakasulat sa buong mukha niya. I couldn't find the right word to describe it but he looked somewhat worried. Worried with what? Baka paranoid lang ako, sabi ko sa sarili ko saka nagkibit balikat. Ilang beses kong kinusot ang mga mata ko, medyo nahihilo ako at bumigat ang talukap ko. Hindi ako nakatulog kagabi dahil sa bangungot ko. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat ni Gabriel. Lumapit siya at ginawaran ako ng malambot na halik sa ulo ko. Matulog ka muna, my love. Bulong niya, kontentong bumuntong hininga ako at ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog nang maramdaman kong huminto ang sasakyan. Nang imulat ko ang mga mata ko ay biglang sumakit ang mga mata ko.
Ilang beses akong kumurap hanggang sa na-adjust ng mabuti ang mga mata ko sa liwanag bago ko iniskan ang paligid ko. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang magarbong restaurant. Ang parking area sa harap ng restaurant ay fully occupied, at walang ibang pwedeng iparada maliban sa lugar kung saan nakatayo ang sasakyan ngayon. Ang tanawin sa magarbong restaurant ay nagpaalala sa akin na hindi pa ako nakakain nang umalis kami. Biglang kumalam ang tiyan ko. "I'm hungry," wika ni Gabriel nang makitang gising na gising ako. Umayos ako ng upo bago ako sumagot. "Gutom rin ako." Itinulak ni Gabriel ang pinto at lumabas ng sasakyan. Lumingon siya sa kabilang direksyon at pinagbuksan ako ng pinto. Nagpasalamat ako sa kanya pagkalabas ko. Ang kanyang mga braso ay protektadong pumulupot sa aking mga daliri. Tumingin siya sa kaliwat kanan, pagkatapos niyang makitang maaliwalas ang daan, magkahawak kamay kaming tumawid sa highway. Isang naka-uniforming gwardya ang nagbukas ng pinto. Nauna akong pumasok at sumunod naman si Gabriel sa likod ko. Hinatid kami ng isang waitress sa available table sa pinakadulo ng kwarto. Nang makaupo na kaming dalawa ay inabot sa amin ng waitress ang menu. Saglit siyang umalis para ibigay ang privacy na kailangan namin habang iniskan namin ang pagkain na available sa menu. Pumipili pa rin ako ng kakainin nang biglang nilagay ni Gabriel ang menu sa ibabaw ng mesa. Dumapos sa kanya ang malapad kong nagtatanong ng mga mata. "May problema ba, Gabriel?" Ibinaba ko ang menu sa ibabaw ng mesa at tinignan siya nang nakakunot ang mga kilay sa pagkataranta. "Naiwan ko yata ang wallet ko sa loob ng sasakyan," sabi niya pagkatapos tingnan ang bulsa ng jeans niya. "Don't worry, ako na ang magbabayad ng bills," alok ko na ikinamula ng pisngi niya. Katulad ng akala ko, hindi siya papayag. "No," matigas na sagot ni Gabriel. Iyon ang tugon na alam kong maririnig ko sa kanya, ngunit gusto ko lang marinig ang kanyang sasabihin. "Paano kung pautangin kita ng pera tapos babayaran mo ako mamaya?" Mukhang isang maliwanag na ideya. "You would not accept my payment. Kilala kita, Monica." Ngumiti ako pabalik. Tama si Gabriel. Kung pinayagan niya akong magbayad ng mga bayarin, hindi ako papayag na i-reimburse niya ako pagkatapos. "Well, then, go get your wallet and I will wait for you here. I'll be quick," sabi niya at ngumiti sa akin bago siya nagmamadaling tinungo ang pinto ng mabilis at mahabang hakbang. Nakalabas na siya ng pinto pero nanatiling nakadikit ang mga mata ko dito. Bakit ngayon lang bumilis ang tibok ng puso ko? Bakit bigla akong nakaramdam ng lungkot at pag-aalala? Naputol ang pag-iisip ko nang dumating ang waiter para kunin ang mga order namin. Dahil wala pa si Gabriel, sinabi ko na lang na maghintay siya ng konti. Ano ang nagpatagal sa kanya? Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ko nang bumalik ang paningin ko sa pinto pero nanatili itong nakasarado. Nahanap ba niya ang wallet niya? Iniisip ko kung na-misplace na naman niya ito, o nawala ng tuluyan sa pagkakataong ito. Impatiently waited for another 5 minutes and when I didn't take it anymore I decided to go after him. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa pinto, baliwala sa atensyon na naaakit ko. Matapos buksan ng guard ang pinto, tumakbo ako palabas. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Iniisip ko kung saan nanggagaling ang bigla ang hindi komportableng pakiramdam na ito. Lumipad ang mga mata ko sa tapat ng highway kung saan nag-iisa ang sasakyan. Bahagyang nakaawang ang pinto ng sasakyan. Siguradong nasa loob si Gabriel. Nagmamadali akong kumilos para mabilis ko itong maabot. Pero nakakailang hakbang pa lang ako nang biglang may malakas na kalabog na sinundan ng nakakabinging pagsabog. Parang ang bilis ng mga pangyayari kaya hindi ako sigurado kung binabangungot lang ako o nangyayari talaga. Sumabog ang sasakyan sa tapat ng highway. Pagkatapos ay ang tunog ng langit-ngit na mga metal ay tumusok sa aking tenga. "Gabriel, no." Sigaw ng labi ko pero walang lumabas na salita. Sumikip ang dibdib ko hanggang sa hindi na ako makahinga. Parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang bigat nito. Ang mainit na agos ng luha ay saganang dumaloy sa aking mga pisngi. Ang natitira sa aking lakas ay nagsimulang lumiit habang nakatayo ako roon at pinagmamasdan ang pagsunog ng sasakyan sa harap ng aking mga mata. Napakalaking takot na hindi ko alam na kaya kong tamaan ang malamig kong katawan na paralisado. "This is not happening," paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko hanggang sa makakita ako ng starbursts. Sabi ko sa sarili ko kapag binuksan ko sila magigising ako sa bangungot na ito. Nang akala ko ay handa na ako ay nanlaki ang mga mata ko, ngunit pareho lang ang eksena. Nandoon pa rin ang sasakyan. Nasusunog. This was reality. At sobrang sakit na halos hindi ako makahinga. Ang huling lakas ko ay tumakas sa aking katawan. Bumagsak ang mga paa ko at bumagsak ako sa magaspang na simento na hindi mapigil na nanginginig ang mga balikat. Walang tigil sa pag-agos ang mga luha sa namumula kong pisngi.
hindi ko na nakasama si Gabriel. Bakit kailangang mangyari? Bakit? Sobrang saya namin pero biglang nagtapos sa ganito. Puso ko'y dinudurog. Gusto kong tumakbo papunta sa nasusunog na sasakyan para iligtas si Gabriel pero ayaw gumalaw ng mga paa ko. Hindi man lang ako nakapag-ipon ng lakas ng loob para humingi ng tulong. Ni hindi ako makasigaw kahit gaano ko kagusto. Maraming tao ang nagtipon sa paligid ng pinangyarihan. Narinig kong may tumawag ng ambulansya. Nawala sa isip ko ang paligid nang biglang may tumusok sa dibdib ko. Mas malala na hindi ako makahinga ng maayos. Nagsimulang lumabo ang paningin ko hanggang sa wala na akong makita maliban sa kadiliman na nagsimulang lumunin ako. Narinig ko ang boses ng isang babae na sumisigaw ng saklolo hanggang sa lumayo na ito at hindi na umabot sa tenga ko. Ang huling natatandaan ko bago ako nawala ng malay ay ang nakakakilabot na panaginip ko kagabi. Si Gabriel ay nakahandusay sa lupa na may dugong tumutulo mula sa kanyang matitinding sugat habang ang sasakyan ay maliwanag na nasusunog sa likuran. Inabot niya sa akin ang kamay niya at ginawa ko ang lahat para maabot ang kamay niya pero huli na ang lahat, napahinga siya ng malalim at napapikit. Gabriel! 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 Nagising ako sa ingay ng mga kawawa kong hikbi. Nanginginig ang buo kong katawan habang paikot-ikot ako at nakapatong sa ibabaw ng malambot na kama. Bumalik sa akin ang mga alaala bago ako mawala ng malay at lalo lang lumakas ang mga iyak ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nakita ko ang isang pares ng magandang asul na mga mata na nag-aalala ang nakatingin sa akin. Gabriel, nanginginig ang boses ko. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa aking mga labi. Hindi makapaniwala ang nakasulat sa buong mukha ko habang pinagmamasdan ko ang mukha niya. Bukod sa maliit na sugat sa kanyang noo at ilang pasa sa kanyang mga braso ay nakakagulat na maayos na siya. I can't believe he was not brutally wounded. I really can't believe it. Thank you, Lord. Paulit-ulit kong ungol, sabay kurap pabalik ng mga luha sa mata ko. Please stop crying. Please don't make me worry again. Bumulong siya. Pumulupot ang mga braso niya sa aking mga balikat, at hinila niya ako ng mahigpit sa mga braso niya na natatakot akong durugin niya ako. Nanginginig siya habang hawak niya ako. I wonder why, but when I lift my face to look at him again I realize he was scared. Namumula ang mata niya na parang umiiyak habang ako ay walang malay. Nasa loob kami ng private room ng hospital. Doon niya siguro ako dinala pagkatapos kong mahimatay. Anong nangyari, Gabriel? Paano ka nakaligtas? Akala ko namatay ka sa loob ng nasusunog na sasakyan. Hinawakan ng mga daliri ko ang malambot na tela ng shirt niya na parabang makakabawi ako ng lakas sa paghawak sa mga iyon. Napabuntong hininga pa ako nang marinig kong sumagot siya. Noong umalis tayo sa Lady Ravenwood Mansion, may nakasunod na itim na kotse sa atin, naghinala ako dahil pakiramdam ko ay may mali. Itinigil ko ang sasakyan sa harap ng isang restaurant at ipinarada ito sa isang ligtas na lugar kung saan malayo ito sa anumang sasakyan. Upang kung sakaling may mangyari ay mababawasan ang pinsala at walang maaring masaktan. Sinigurado ko muna ang kaligtasan mo sa pamamagitan ng pag-iwan sa iyo sa loob ng restaurant at pagkatapos ay bumalik ako sa kotse upang tingnan ang pangkalahatang kondisyon at doon ko napagtanto na isa sa mga ito. Bahagyang napalaki ang mga gulong. Nang sumilip ako sa ilalim, nakita ko ang device na nakakabit sa ilalim. Lumipad ang mga kamay ko sa leeg niya at hinila ko siya palapit. Ibinaon ko ang ulo ko sa leeg niya kung saan nagsimula na naman akong umiyak. Muntik ko na siyang mawala ngayon. Pinuno ako ng pag-iisip ng sakit at dalamhati. Kung hindi siya makatakbo sa oras ay iniisip ko kung ano ang mangyayari. Napakabata pa ni Faith Viena para mawalan ng ama. Mas nakakatakot ang isipin na lalaki siya na wala si Gabriel sa tabi ko. Natutuwa lang ako na nakaligtas si Gabriel sa pangyayaring hindi nasaktan. Please stop crying, Monica. Masama ito sa puso mo. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa aking likod habang siya ay bumubulong sa aking mga tenga hanggang sa ako ay kumalma. Natakot ako, Gabriel. Akala ko hindi na kita makikita. Hindi ako papayag na mangyari iyon, Monica. Gusto ko pa rin gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko kasama ka at ang anak natin. Hindi ako ganoon kadaling mamatay, lalo na kailangan ko pang protektahan kayo ni Faith Viena mula sa mga taong nagsusumikap na saktan ka. Gusto kong makita ang anak natin, Gabriel. Don't worry, my love. Makalipas ang isang oras, nandito na sa ospital ang limousine ni Madam Stella. Maghintay ka lang, okay? Sa ngayon, kailangan mo nang magpahinga. Sigurado akong gulat na gulat ka pa rin tulad ko sa hindi inaasahang pangyayari. Dahan-dahan akong ibinalik ni Gabriel sa kama. Hindi ako tumutol nang dumapo ang ulo ko sa unan at sa mga braso niya na lumuwag sa paligid ko. Isang malambot na halik ang ginawa niya sa noo ko bago siya nagsimulang lumipat sa pinto. Sinalubong ako ng panik habang pinapanood ko siyang umalis. Paano kung panaginip lang ang lahat ng ito? Paano kung mawala siya kapag ako ay gising na?
Gabriel, tumigil siya sa paglalakad at lumingon sa direksyon ko. Sinubukan niya akong bigyan ng isang malambot, nakakapanatag ng ngiti, ngunit nang makita niya ang pag-aalala sa mukha ko nawala ang ngiti sa mukha niya. Pagkatapos ay pinalitan ito ng hitsura ng alarma. Ilang segundo lang ay nasa tabi ko na siya habang hawak-hawak ang malamig kong palad sa kanyang mga daliri. May problema ba, Monica? Natatakot ako, Gabriel. Please stay by my side until Madam Stella comes. Please. I bit my lower lips and fight the urge to cry. Don't worry, my love. Hindi ako aalis kaya please magpahinga ka na. Bulong niya. Nang umakyat si Gabriel sa taas ng hospital bed at yakapin niya ako, kumalma ako. Nakakapanatag ang init ng katawan niya na nakadikit sa akin since it reminds me that he's real and not just my imagination. Hindi na siya nagsalita pa. Pinagpatuloy niya lang ang mga daliri niya sa buhok ko hanggang sa makatulog ako. Nang sa wakas ay dumating na ang limousine sa estate, dali-dali akong bumaba ng sasakyan nang hindi na hinintay na buksan ni Gabriel ang pinto, at tumakbo ako papunta sa kwarto ko sa ikalawang palapag kung saan naghihintay si Faith Vienna. Isang malaking buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi nang makita ko si Faith Vienna na nakahiga sa loob ng kanyang crib na may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Nang makita niya ako, nanginginig ang mga braso niya. Lumawak ang ngiti sa kanyang mga labi na nagpapakita ng malalalim na dimple sa kanyang mga pisngi. Hindi ko namamalayan, tumutulo na pala ang mga luha ko nang buhatin ko siya at ibinalot ang marupok niyang katawan sa aking mga braso. Akala ko hindi ko na siya hahawakan pang muli. Hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang posibleng mangyari kung hindi namalayan ni Gabriel ang nangyayari at hindi huminto sa harap ng bakanteng parking lot. I wonder what would happen kung hindi niya nakita ang time bomb na nakatago sa ilalim ng sasakyan, at nagpatuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa sumabog ang bomba habang nasa loob kami ng sasakyan. Ang daming tanong sa isip ko ngayon, ngunit hindi ito kasing halaga ng paghawak sa aking mahal na baby sa aking mga bisig. Sa unang pagkakataon simula noong pumasok ako sa kwarto, napansin kong nakaupo si Elisa sa kama at matamang nakatingin sa akin na may pag-aalala sa mukha. Mabilis siyang tumayo sa kama at tumakbo sa gilid ko. Hindi siya nagtanong. Sa halip ay marahan niyang ipinatong ang kanyang mga palad sa aking mga balikat na parang sinasabi sa akin na magiging maayos ang lahat. Hinila ko si Faith Vienna palapit at hinalikan ang tungki ng ilong niya. Ngayon nakasama ko ang aking daughter ay mas gumaan ang pakiramdam ko, at nakahinga ko ng mas mahinahon sa pagkakataong ito. Akala ko hindi ko na siya mahahawakan ulit sa braso ko. Natakot ako dahil halos mawala kay Faith Vienna si Gabriel at ako. At dito na po, nagtatapos ang part 49 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.